Isang maganda at mapagpang umaga para sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating guro na si Binibining Jessa. Ako po si Binibining Shanaya Reyes. At ako naman po si Binibining Maria Luisa Cecilia O. Ramiro. At kami po ang inyong tagapag-ulat ngayong araw. Inaasahan po namin ang inyong oras, pakikinig, pangunawa at partisipasyon. Ang tulang aming ibabahagi sa inyo ay pinamagatang Maglulunoy Ako sa Iyong Mga Alaala. Ito ay likha ng isang manunulat dito sa Cavite na si Rogelio Lunasco Ordonez o mas kilala bilang Ka Roger. Kung atin pong pagninilayan ang tulang aming napili mula sa pamagat nito, mababasa natin ang salitang maglulunoy. Sa inyong palagay o opinyon, mga kamag-aral, ano ang kahulugan ng salitang maglulunoy o maglunoy? May ideya po ba kayo? Base po sa aming nakalap na impormasyon at depenisyon, ang salitang maglulunoy ay nangangahulugang langoy, lumangoy, o may kinalaman sa paglangoy. Sa makatuwid, maaari ito ay lalangoy ako sa iyong mga alaala. Ngunit, ano po kaya ang mga alaalang tinutukoy sa tulang ito? Ano kaya ang nais ipahiwatig ng autor sa ating mga mambabasa? Atin pong talakayin ang paksa. Ang tulang maglulunoy ako sa iyong mga alaala ay isinulat ni Rogelio L. Ordonez noong ikadalawa ng Oktubre taong 2015. Ito ay nagsasalaysay ng mga pangyayari noon, pagpupugay at pag-alaala sa mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para sa ating bayan. Sa ating pagpapatuloy, ating alamin kung ang tulang ito kaya ay magiging daan upang tayo ay magbalik-tanaw sa nakaraan. Ngayong may idea na po tayo sa paksa, atin naman pong kilalanin ang may akda ng tula. Sino po kaya si Ka Roger? Ito po ay babahagi at bibigyang paliwanag ni Binibining Ramiro. Para po sa pagpapakilala sa may akda, si Rogelio Lunasco Ordonez ay ipinanganak noong Setyembre 24, 1904 at namatay noong 19 ng Mayo sa taong 2016. Si Ka Roger ay tubong Kabiteño, isang makata ng bayan, kwentista, nobelista, aktivista, periodista at isang guro. Nag-aral siya sa Mapua Institute of Technology. Nagtapos ng BS in Civil Engineering mula sa Manuel L. Quezon University at kumuha ng MA in Mass Communication sa Polytechnic University of the Philippines o PUP. Isa siyang miyembro at dating pinuno ng Cavite Press Club, Philippine Writers Academy, Pambansang Union ng Manunulat o Panulat at ng Pambansang Linangan at Ugnayan ng Mga Manunulat o Pluma. Next po. Marami nang iginawad sa kanyang award. Isa na rito ang gantimpalang kadipan sa sanaysay at maikling kwento. Gantimpalang liwayway sa nobela, gawad balagtas sa pamamahayag, pambansang alagad ni balagtas sa literatura, at gawad Alejandro G. Abadilla bilang malikhaing manunulat at militanteng periodista. Noong Hunyo 25 sa taong 2011, ginawaran siya ng titulo bilang makata ng bayan na iginawad ng KM64 Poetry Collective dahil sa kanyang panulaang masugid na nagsusulong sa mga adhikain at pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Lalo na sa napakaraming isinadlak ng hari-harian hilad sa mga imbornal at pusalin ng lipunan. Pinarangalan siya at ginawaran ng titulong guro ng bayan ng AAC o Alliance of Concerned Teachers, ikasatatlong anibersaryo sa taong 2012, ikasetyembre ng 20 siya, dahil sa kanyang natatanging ambag sa kilosang guro at sa sambayanan. Ilan sa kanyang mga gawa ay saan pupunta ang mga putok?
isa siya sa limang autor ng mga Agos ng Disyerto, gayon din ng mga nobelang Limang Suwail at Apoy sa Madaling Araw. Noong 2007, ipinalimbag ang kanyang mga kolom at editorial, ito po yung pluma at papel, sa panahon ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Gloria Macapagal Arroyo. Si Rogelio Ordóñez na nakilala at kinilala sa kanyang kontribusyon sa panulan at panitikan bilang mabisang instrumento ng pagsusulong ng mas malaya at patas na lipunan. Ang kanya pong mga tula at dula ay ilan lamang sa mga akdang tunay na naghihimagsik at sumasalungat sa tahimik na bibig ng ilang manunulat. Tunay nga namang nagpapakita ng paghihimagsik laban sa pangaapi ng mga maimpluwensya, inilirarawan at iminulat ang mga maralita sa kaapihan ng ating lipunang ginagalawan. Para po sa salayuning pangkalaman, nandito po si Binibining Shanaya. Salamat po. Una sa mga layunin ang pangkaalaman. Kung ating pong susuriin, makikita at malalaman na ang akdang ito ay may kabuluhan at kapaki-pakinabang. Sa pamamagitan ng makabuluhang akdang pangpanitikang ito, na ipaliliwanag ang sanhi at bunga sa suliraning nabanggit sa tula. Ang sanhi ay ang mga tinaguriang kalaban, bulok na sistema ng lipunan, gayon din sa mga taong nakaranas ng labis na pang-aalipin at pinagkaitan ng karapatan. Kung kaya naman po, ang naging bunga nito sa ating lipunan ay ang kawalang hustisya sa pagkasawi ng mga taong nakipaglaban para makamit ang kalayaan. Para sa pangkasanayan, ang tula na maglulunoy ako sa iyong alaala ay sinulat ni Rogelio Ordóñez. Isinalaysay niya ang muling pag-alala sa pagkikipaglaban ng ating mga ninuno at ng mga bayaning nagbuhis ng kanilang buhay upang makamit lamang ang kalayang tinatamasa natin sa kasalukuyan. Isang itong madugong pakikidigma para sa kaginhawaan ng ating bayan ay isang malaking pagpapasyan ng pagpapatunay na ang kanilang landasin ay hindi makasariling interes, kundi para sa inaaping nakakarami. Marama lang po natin na muling sariwain ang nakaraan at magbigay pugay sa mga alaala ng ating kasaysayan. Ikatlo sa mga layunin ang pangkahalagahan. Sa tulang ito, makikita po natin ang kahalagahan ng panitikan hindi lamang sa atin, ngunit gayon din sa lipunan. Dito, ipinahahayag ng manunulat ang realidad ng buhay noong panahon ng madugong pakikidigma ng ating mga bayani o mga ninuno. Ito ay nagbibigay kahalagahan sapagkat tayo ay naimulat sa nakaraan na nagbigay kahulugan sa mas payapang pamumuhay at sa digmaang hindi na natin nararanasan ngayon. Napakahalaga po nito ano. Isipin na lang natin kung walang panitikan o walang akdang kagaya nito. Hindi natin malalaman ang pinagkaiba ng sistema ng lipunan o ng realidad ng buhay o uri ng pamumuhay ng mga Pilipino sa nakalipas na panahon at sa kasalukuyan. Ang persona naman po ay ibabahagi ni Binibining Ramiro. Para po sa persona, ang mismo pong manunulat ang persona sa tula, kung saan po inialay niya ito sa mga Pilipinong lumaban para sa ating lupang sinilangan. Ang mga sumusunod ay ang mga matatalinhagang salita na ating matatagpuan sa tula. Una, maglulunoy o maglunoy, na nangangahulugang langoy o lumangoy. Ginamit ito sa taludtod na maglulunoy ako sa iyong mga alaala. Ikalawa, tumimbuwang, na nangangahulugang tumaob, tumumba, o mawalang balanse. Ginamit ito sa taludtod na nang ikaw ay tumimbuwang sa kakahuyan. Ikatlo, malamlam, na ang ibig sabihin ay paghina ng sinag ng liwanag, paglabo o pagdilim. Malamlam na mukha ng buwan.
Ika-apat, daluhong o daluho, na ang ibig sabihin ay pagsalakay o biglaang paglusog. Ika-lima, karimlan, kadiliman, dilim. Ginamit ito sa taludtod na nakatitig sa daluhong ng karimlan. Ika-anim, nanangis, na ang ibig sabihin ay iyak, lumuha, o pagdadalamhati. Nanangis ang mga ibon. Ikapito, matimyas, na nangangahulugang totoo o puro. Hitik sa matimyas na pagmamahal. Ikawalo, dayukdok, na ang ibig sabihin ay kagutuman o labis na pagkagutom. Ginamit ito sa taludtod na sa uring alipin at dayukdok. Ikasyam, sutlang supot, lalagyan na gawa sa telang silk. Isisilid sa pulang sutlang supot. Ikasampu, dumaramba na ang ibig sabihin ay pagdamba, padarag o padabog. Ginamit ang salitang ito sa taludtod na at dumaramba mga alon ng injustisya. Ikalabing isa, lagablab na ang ibig sabihin ay pagsiklab, paglian o pagsabog ng galit. Lagablab ng pakikibaka. Ikalabindalawa, mag-aalab, na nangangahulugang magningas, magliyab o sumiklab. At laging mag-aalab, himagsik ng dugo kot diwa. Ngayon, atin naman pong himay-himayin ang mga saknong ng tula. Para sa tulang, maglulunoy ako sa iyong mga alaala. Nilalagnat na init ng katanghalian. Hininga ng iyong pag-ibig sa pinakamamahal mong bayan. Rumaragasa ang hangin sa pamamaalam nang ikaw ay tumimbawang sa masukal na kahoyan. Walang kumikindat ni isang alitaptap. Noong gabing nagdarasal, malalam na mukha ng buwang nakatitig sa daluhong ng karimlan. Sa saknong na ito, madarama mo ang matinding kalungkutan kung saan sa init ng katanghalian nagsimula kung paano mamaalam habang ito ay nakahiga sa gitna ng kakahoyan hanggang sa sumapit na ang dilim habang nananalangin walang niliwanag at tulong ang dumating. Lumuha ang mga damo, nanangis ang mga ibon sa saliw ng mga putok ng kalaban at bumulwak sa iyong dibdib, dugo ng lahing gayumangging, hitik sa matimyas na pagmamahal. Sa uring alipin at dayokdok at bansang laging nakalugmok sa dusat alipin ng himutok. Sa pangalawang saknong ay ipinapakita rito ang pangyayari na kung saan dumanak ang mga dugo, maging sa mga damo, na nanggaling sa mga putok ng mga kalaban na naging dahilan ng pagkamatay ng napakaraming Pilipino dahil sa kanilang tunay na pagmamahal sa ating inang bayan sa kabila ng pangaalipin ng kanilang naranasan. Maglulunoy ako sa iyong mga alaala. Isisilid sa pulang sutlang supot, nagliliyab kong mga pangarap. Buong ingat itatago sa baul ng adhika. Lagi iyong tatanuran ng iyong gunita. Habang umaali-aligid, ulap ng pangamba at dumaramba mga alon ng injustisya. Sa ikatlong saknong na ito, ipinahihiwatig po sa atin na dapat na panatilihing buhay ang mga alaala. Ito'y dapat na mamalagi sa puso ng bawat isa. At ang masidhing mga pangarap ay isasantabi muna dahil sa pangambang dulot ng injustisya. Ngunit sa kabila ng pangamba, ito'y palaging gugunitain sa puso at gawa. Oo, maglulunoy ako sa iyong alaala, kasing tingkad iyon ng pulang mga rosas sa halamanan ng pagsinta, kasing init iyon ng lagablab ng pakikibaka, kasing dalisay ng nektar ng gumamela. Sa ika-apat na saknong, ipinadarama
ng sakyang na ito at ipinaaalala sa atin na palagi ang pairalin ang dalisay na pang-ibig sa ating bayan. Pag-ibig na sintingkad ng pulang mga rosas at kasing init ng lagablab ng pakikipaglaban para sa ating bayan. Next po. Maglulunoy akong lagi sa iyong alaala at laging mag-aalab himagsik ng dugo ko't diwa. Nilalagnat na init ng katanghalian, hininga ng iyong pag-ibig sa pinakamamahal mong bayan. Sa huling saknong, ating pong mapapansin na ang saknong na ito ay nabanggit sa unang parte ng tula. Ito ay nagpapahiwatig sa atin na dapat nating panatilihing naglalagablab sa ating isip at puso ang init ng pag-ibig sa pinakamamahal nating bayan. Kahit pa sa kahuli-hulihang hininga, pag-ibig pa rin ang manginibabaw. Bilang pagbubuod sa tulang ito, ipinahayag ng manunulat ang mga alaala ng madugo at malungkot na nakaraan na nagdulot sa ating mga mambabasa upang tayo ay mamulat sa nakaraan. Maglulunoy na kung saan ilulublog natin ang ating mga sarili, dadamhin ang mga alaala ng nakaraan upang pukawin ang ating pusong Pilipino. At sa pamamagitan ng paglulunoy sa mga alaalang ito, tayo ay nakikibahagi sa mga pangyayari sa nakaraang panahon. Ang akdang ito ay maaaring handog o alay ng manunulat para sa mga bayani o mga ninuno nating yumao bilang parangal. Bagkus, sa pamamagitan ng tulang ito, maipakikita kung gaano kamahal ng ating mga Pilipinong bayani ang ating bayan. Kung kaya't kahit sariling nilang buhay ay kanilang ibinuwis upang ating matamasa ang kalayaan mula sa pagkakakulong sa karimlan. Para sa suliranin, napili namin ang suliranin na ito dahil sa mga linyang ating matatagpuan sa pangalawang saknong ng tula. Nakalagay rito ang mga salita. Sa saliw ng mga putok ng kalaban at bumulwak sa iyong dibdib, tugo ng lahing kayo mangging. Hitik sa matimiyas na pagmamahal. Sa uring alipin at dayokdok at bansang laging nakalugmok sa dusa at alipin ng himutok. Daang taon na ang lumipas na ang ating inang bayan ay nakaranas ng pangaalipin, pagdurusa at pangaalipusta mula sa mga mananakop na nauwi sa kaguluhan at pakikidigma. Para sa solusyon, binibining Shanaya. Bilang mga mamamayang mapagmahal sa ating bansa, tayong mga Pilipino, lalo na yung ating mga ninuno at o mga bayani, dugo, pawis at buhay ang kanilang inialay upang tayo ay makalaya. Tunay na pagmamahal at malasakit sa bayan ang siyang naging susi upang mawakasan ang hinagpis at pagkalugmok ng ating bayan. Narito naman po ang mga mahalagang pahayag o saknong na aming napili mula sa tula. Para sa unang mahalagang pahayag o saknong, kung atin pong susuriin ang saknong na ito, ipinapahiwatig po dito ang labis na luha at dalamahati ng naranasan ng Pilipinas sa digmaang naging dahilan ng pagkamatay ng napakaraming Pilipino. Dahil po sa kanilang tunay na pagmamahal at paglilingkod sa atin pong inang bayan nang wala pong pag-aalinlangan. Next po, sa saknong na ito naman po, ipinahihiwatig sa atin na mamamalagi sa akin, sa at o sa atin, ang iyong mga alaala, mahal kong bayan. Tunay at naglalagablab ang pagiging makabayan. At kahit sa kahuli-hulihang hininga, ay mamumutawi at mamumutawi pa rin ang pag-ibig para sa bayan. Para po sa ugnayan sa panlipunan, ito po ay ipaliliwanag ni Binibining Ramiro.
ugnayan sa lipunan. Sa tulumpong ito, ipinamulat nito sa mambabasa sa mga mamamayan ang mga pangyayari pong kung saan dumanas sa napakaraming pagdurusa at paghihirap ang ating pong bayan sa ilalim ng mga nasa poder na po ng kapangyarihan. Narito naman po ang mga aming nakalap na tula na may kaugnayan sa tulang maglulunoy ako sa iyong mga alaala. Ang mga tulang pinamagatang pag-ibig sa tinubo ang lupa at kung tuyo na ang lupa mo aking bayan ay may pagkakahalin tulad sa tulang ating tinalakay. Ang tulang nabanggit ay parehong may kinalaman at pumapatungkol sa bayan. Narito po ang ilang mga taludtod na kinuha sa pag-ibig sa tinubo ang lupa. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila galang pag-ibig sa tinubo ang lupa. Sa tulang kong tuyo na ang luha mo, aking bayan naman ay ito. Lumuha ka, aking bayan. Buong lungkot mong iluha ang kawawang kapalaran ng lupain mong kawawa. Atin pong mapapansin na ang mga ito ay tumatalakay sa pagmamahal, pagmamalasakit sa bayan, pagiging makabayan, sa kabila ng mga pasakit, pang-aapi, injustisya, kawalang kalayaang naranasan ng bayan. Para po sa tugon sa layunin, ang kaugnay ng layuning pangkahalagahan sa tula na ito ay mapahalagahan nito ang dinamikong ugnayan sa lipunan, sa realidad at ng pampanitikan. Sa pamamagitan po nito ay malalaman, madarama at masumpungan po natin kung paano nag-ugat at namuhay ang ating pong mga ninuno at sa kasalukuyan. Nabibigyan din natin ng pansin ang importansya ng panitikan ng ating mga bayaning manunulat. Muli, dito po nagtatapos ang aming presentasyon. Ako po si Binibining Maria Luisa Cecilia Oramiro. At ako naman po si Binibining Shanaya Reyes. Maraming salamat po sa inyong oras, pakikinig at partisipasyon. Maraming salamat pong muli at pagpalain nawa tayo ng poong may kapal.